huwag kang bobo. Yan, sabi nung isang ano yan, yung abogado, huwag kang bobo. Yan ang sabi. A growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many. Itong nasa aming concern at labo natin, totoo nga ba talaga na yung itong programa nito at yung pondo ay magkakaling doon sa pera ng mga Marcoses. Kasalitin natin ang chairman ng Marcos Foundation, si Ginong Frances Marcos, kasama, tandaan mo itong grupo ito. Ito yung namahagi ng mga libreng salamin sa mata sa Cotabato City, and dito at sa bahay ng Sultan Pedro, Sultan Mastura, last year kasama namin. Okay. Libreng salamin sa mata. Mas naiging alamin natin, na-confirmay natin, peripikahin natin, isagpun natin itong concern ng ating mga kabayan dito sa Central Mindanao. Sir Francis, good morning po. Naiyo kayo sa araw ng Cotabato DXY. Sir Erwin, kapitbigan po at ang resins. Good morning din sa inyo, kasamang Erwin. Magandang umaga po at magandang umaga sa mga tagapakinig ng DXMY. Mabuhay po kayo. Opo, nais aming isang kunin sa inyo. Aming nais malaman kung ibang Marcos Foundation ay may grupong inatasang mag-recruit ng mga miyembro, at yung grupo na yung grupo po na nasa mga kanayunan ngayon ay nagpapakilala ng Bullion na Buying Limited. Sila po ay nangungumit ng miyembro, at yung mga miyembro ay kinukulitahan ng 30 pesos. In return na po, yung mga nagiging miyembro nila ay makakatanggap ng 10,000 pesos mula dulo sa pera ng pamilya Marcos, Sir Francis. Yan po ang masakit, no? Kasi po bilang chairman ng Marcos Foundation, talaga pong ang foundation ay tumutulong, pero wala po tayong binimimigyan ng ganyang pera na 10,000. Tayo po ay tutulong sa pamamagitan ng mga medical supply, optical mission, yung medical support. Yan po. Marami pong kumakalat na ganyan, pero wala po kaming grupo ng bullion in behalf of the Marcos family po. Wala po tayong inatasan para lalo na't bangolekta ng 50 pesos sa maliliit na ating kababayan na kasamang Erwin, no? Higit sa lahat, hindi po tayo nag-utos ng sino mang grupo para mangulekta ng 50 pesos. Napakarami ho niyan. Kung sakaling 1,000,000 yung mag-membro sa kanila, 50 million po yan, kung 50 pesos. Wala pong katotohanan yan, kasamang Erwin. Ayun. Yung sinasabing yung mga miyembro daw po ay tatanggap ng nasa 10,000 piso kapag sila po ay sumali kung mapamiyembro doon sa sinasabing grupo itong bullion limited, Sir Francis. Nagulat nga po ako sa ganyang balita, kasamang Erwin, no? Actually po, ang nagparating ng balita sa akin yan yung pong tauhan ni Mayor Cynthia. Yun nga po, may sinasabi daw po na meron daw pong mga grupo na nangungulekta dyan at magkakandak para po. Ang panghikayat po nila ay yun daw pong magme-membro, ibibigyan din nila ng optimum eye care program sa pasimula. Hindi po totoo yan, kasamang Erwin. Una, higit po sa lahat, ang Marcos Foundation po, pwede pong tumulong kahit saan lugar. Ang gagawin lamang po nila, magpadala po ng sulat dito sa aking opisina kung ano po yung kailangan nila, kami naman po ay tumutugon. Pero yung pong sinasabing mamimigay po ng kayamanan mula sa Marcos po ay hindi po totoo yan at wala pong katotohanan yan. Ako na po ang nagsasabi. Okay, good morning po. Noong Francis Marcos, si Abel Quinto na ho. Sumaling ito po nga inyong foundation na sa sentro lamang po doon sa binamagin nyo sa medical mission at saka sa optical. Ito pong foundation namin kasamang Amir, no? Ito po ay tumutulong po. Katulad po rito sa Maynila, meron po kami mga scholar sa university. Sa ibang lugar naman po sa Cordillera, meron po kami tinatawag na livelihood project. Kami po yung nagtatayo ng proyekto, katulad po ng mga poultry, piggery. At yun po ay ibinibigay namin mismo. Kami po yung dumarating doon at pinagkakalaob po namin. Katulad ng aming livelihood project po, kung saan ang bawat pamilya ay binibigyan namin ng isang inahing baka sa parting Cagayan po. Ngayon po, nung nakaraang taon, napadpad po kami ng Mindanao dahil po sa request ng ating mga kaibigan dyan, lalo na si ng mga Mastura family at saka yung dating namayapang mayor ng Cotabato City na si Japal Gani.
Yun, kung ano po yung kanilang hiniling na higit na pangangailangan ng tao, yun po yung aming tinutugunan. At wala po kaming hinihinging kapalit, kahit 5, kahit piso, o kahit ano man po. Okay, ito po yung mga foundation ay matagal na pong itinatagat doon sa mga binabagit mong lugar. Marami-rami na po kayong mga napuntahan at nabigyan po ng tulong. Marami na po, buong Pilipinas na po. Nakapagbigay na po kami sa Palawan, sa province of Catanduanes, pati na rin po dyan halos sa buong Mindanao po. Naikot na po namin yan last year. Meron na rin po sa Cordillera, sa Cagayan, dito sa Maynila. Meron din po kaming scholarship program doon po talaga sa Kapos, sa Kapalaran, no? Yung talagang meron namang utak at may konting talino yung kabataan na walang sapat na kakayahan para makapag-aral sa isang universidad. Yun po ay aming sinusuri at pinagkakaloob po namin yon. Pero yun po sinasabing kami po ay mamimigay ng pera at kayo magmembro ay wala pong katotohanan yan. Ang Marcos Family po at ang Marcos Foundation never po nanamigay ng pera sa tao. Ayun, so malinaw na wala po kayong mga tao naglilipot at para pag-recruit at mangingi po ng pera. Actually po, itinawag ko po yan kay Gob, kay Manang Aimee. Ay sabi ko, baka ako meron siyang grupo na pinapunta sa Mindanao. Ay wala po, wala pong ganun. So hindi po kami yung grupo na nangihingi ng pera sa taong bayan. Wala pong ganun na kasamang Amir. Advice ninyo dito sa mga kababayan natin na nilalapitan na nagpapakilala mga miyembro, siguro isalis pa lang po yun paikinigdan na nasasabing sila po ay sila po ay nagre-recruit para doon mabigyan ng o sa mga recruit naman mabigyan ng pera mungkin po lang sa pamilya Marcos. Actually kasamang Amir, nangyari yung ganyang recruitment kung hindi ako nagkakamali sa parting Subic last 2009 na kung saan sa pangunguna nung meron silang grupo na ginagamit nga po kasi po pag ginamit na po yung pangalang Marcos naniniwala po yung tao kasi po yung Marcos Foundation ay talaga pong gumagawa yan eh. Ang problema po, yan po ay scam. Kung saan eh, magpapamember ka nga naman, 50 pesos lang, kung sakaling hindi dumating yung tulong, hindi ka naman eka magre-reklamo dahil 50 pesos lang naman eka, pababayaan na natin yan. Pero kung ang pagbabasihan natin kasama Amir, kung lahat ay magmembro, yung halimbawa 1,000,000 tao, di napakalaking scam pong maliwanag yan. Ang advice ko po sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao, wag na po kayong yung pong imemembro nyo dyan, ibilin nyo na lamang po ng gatas o asukal man lang sa inyong tahanan. Ngayon po, kung gusto nyo po talaga na ang Marcos Foundation ay makatulong, baka po pwede na rin po dyan sa radio station yung kasamang Amir, magpadala lang po ng sulat dito sa akin at kami po ay darating dyan kung ano man pong tulong ang kailangan ng mga kababayan nyo dyan para mas madali po. Pwede po silang lumapit at magtanong doon sa ating mga kaibigan dyan, especially yung mayor ng Sultan Mastura na si Mayor Roop, kaibigan po natin yan. Sila man din po'y nagugulat dyan sa mga ganyang mga balita na nakakalabas. Kaya po nakarating sa akin kasamang Amir at kasamang Erwin. Ayun. Naisong makahingi ng anumang tulong, anumang purito, pwede itong pinaan sa pamagitan ng sulat sa mga alkaling inubiyo ninyo na malapit rin yung mga kaibigan na Sir Francis. Opo. Pwede na rin po kahit sa inyo, Sir Amir. Total po, naging magkakilala naman tayo. Kung talagang maraming nangangailangan ng tulong dyan, isang text mo lang sa akin, magpapadala ako ng staff dyan kung ano yung kailangan sa abot ng ating makakaya. Sige po. Kung sakali merong lumapit na nais mong magpakaingin ng tulong sa inyo, amin pong ipapartin sa inyo. Opo. Kasamang Erwin, kayo nang bahala dyan sa mga panawagan ko lang sa mga kababayan natin dyan na tigilan na yan, malaking grupo yan kasama. Kawawa lang yung mga kababayan natin, baka ibibili na lang ng bigas, imemembro pa dahil umaasang magkakaroon ng 10,000 buwan-buwan. Opo. Okay, salamat po ng marami sa paglilaw, Ginoong Francis Marcos, sa oras, information ay binahagi po sa umagang ito. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. Thank you very much po. What's up mga tropa peeps? Ngayon ay araw ng Miyerkules at ito ay aking hop day. Yan. Kaya sinipag tayong mag-research. Kaninang mga 10:50 ng umaga ako nagising. Sarap ng gising ko. Kasi alam mo yung kompleto tulog.
naka ano ka, nakasigida ka ng tulog. Kaya pag gising ko, rat-rat ka agad ng research. Yan. Hindi ako investigative journalist, ah, pero nagre-research ako ng maayos. Yun po. Nagre-research po ako ng maayos. Ako'y talagang naghahanap ng katotohanan. Kasi po, gusto kong maipabot sa inyo ang katotohanan. Gusto kong magising ang inyong mga diwa, yeah, mga diwa na medyo nag-aalangan or hindi naniniwala, di ba po? Gusto ko po kayong mapaniwala sa kabutihang nagagawa ng isang tao. Opo. Eto po, nakita ko na to, tong audio recording na ito, na nakita ko, ay talagang ano, sa isip ko, ay dati pa pala ginagamit yung Marcos Foundation sa kayong ano, yung Perlinian Group of Volunteer Against Poverty Foundation, noon pa pala ginagamit sa mga scam. Kasi alam ng mga tao na itong Marcos Foundation at Perlinian ni Francis Leo Marcos ay tumutulong talaga. Luzon, Visayas, Mindanao. May mga ano, may mga project para sa ano, yung Optimum Eye Care Foundation ba yun? Optimum Eye Care na mga ano, nagpapamigay sila ng ano, ng mga salamin. Ngayon, kapag ang mga tao nakitang aktibo ang isang foundation, gagamitin niya ng mga scammer. Paano? Pupunta sila sa mga liblib na lugar, pupunta sila sa mga tagong lugar, at doon, sasabihin nila na nagre-recruit sila ng mga tao para makakuha ng pera. Opo. Pero habang nagre-recruit, hihingan nila ng pera yung mga taong magpapalista. Magkano? 50. 50 lang naman. Diba? 50 pesos lang, di ba? Pag maisip mo, 50 pesos lang, maliit na bagay. Di ba? Lalo na kung ikaw ay makakakuha naman ng mas malaking halagang kapalit. Ang ginagawa nitong mga ano, mga scammer na to, magpapalista sila, magpapa-recruit. Ngayon, ang recruitment fee ay 50. Di magbabayad ngayon ng 50 yung mga tao. Ngayon, papangakuha nila na buwan-buwan, pag ikaw ay nakasali dito sa ano, sa recruitment na ito, makakakuha ka ng 10,000 piso buwan-buwan. Di ba? Imagine, 50 pesos lang ang iyong ano, recruitment fee. 50 pesos lang ang inambag mo. Buwan-buwan, magkakaroon ka ng 10,000. Di ba po, napakagandang pakinggan. Kahit ako, maniniwala ako dyan. Gagawin ko ng 200 para meron akong 40,000 isang buwan. Di ba? Ngayon, itong mga taon to, nagamit nila ang Marcos Foundation. Bakit? Andun yung ano, yung magic word, Marcos. Pag sinabing Marcos, di ba? Marcos. Ibig sabihin kaagad yan, maraming pera eh. Isip mga taon, daming pera to, Marcos eh. Totoo to, Marcos eh, di ba? Ngayon, itong ano, itong mga nagre-recruit na ito, ginamit yung Marcos Foundation ni FLM at yung Perlinian. Diba? So it means noong pang 2017, ginagamit na ng mga lehitimong scammer, na mga totoong scammer, ang Marcos Foundation FLM para makapanloko. Sino nasisira? Si FLM, diba? Kaya yung sinasabi ng mga tao na sumulpot na lang, na parang kubute, sumulpot na lang bigla ngayong COVID-19, lockdown, hindi po. Noong pang 2017 man lang, 2017 pa lang, tumutulong na siya. At hindi lang ho nung 2017. Meron pa po nung mga naunang taon pa. Pero akin pa rin pong patuloy na nire-research kasi ayoko pong magkamali sa inyo. Ngayon, ito po ay na ano ko, nakumpirma kong totoo. Kasi po, unang-una, ito ay interview sa radyo. Ito po ay interview sa radyo na ere sa buong Mindanao. Ang mga reporter na nag-interview ay mga talagang ano, hindi ito yung mga masasabi mong mga ano, mga balog-boging reporter. Ito yung mga reporter na ano, naglalabas ng katotohanan. Kaya hinanap nila ang chairman ng Marcos Foundation para makumpirma kung totoong sila yung ano, nagpapakalat ng scam na 50 pesos magiging 10,000 pagkatapos ng isang buwan. Ngayon po, sinisira nila ang pangalan ni FLM. Di ba? So, noong pa lang, panahon na yun, sinisira na nila ang pangalan ni FLM. Kasi nga, unang-una, Marcos Foundation. Ang may-ari ng foundation, ang pinaka-chairman ng foundation, Marcos ang apelido. Ngayon, napakasarap gamitin, di ba? Kasi maniniwala ka ganda ng tao eh. Tumanim na yan sa mga Pilipino.
Pag sinabing Marcos, pera, maraming pera, ginto. 'Di ba? Truck-truck na ginto ang pag-aari. Pinakamayaman na pamilya sa buong Asia. Yan kagad ang ano, yan kagad ang papasok sa isip ng mga tao. Ngayon po, itong ano, itong mga nagko-comment, mga nambabash, sana maging ano to, eye-opener sa inyo. Sana marinig nyo na yung katotohanan na panahon pa lang noon na hindi pa dumarating yung COVID-19 na yan, tumutulong na sa FLM at siya ay pilit na sinisira. Diba? Sinisira na siya noon pang 2017, sinisira na siya ng mga tao. Ng mga online scammer, ng mga scammer na yan, ng mga nagbabahay-bahay na yan. Na hanggang ngayon, kahit sa simpleng manok na lang na pinamimigay ng FLM, eh, talagang ginagamit pa, pinapalista pa yung Sophia Foundation, di ba? Hindi daw mabibigyan ng manok. Hindi daw mabibigyan ng bigas kapag daw hindi nakalista doon sa listahan nila, ng foundation nila, ni ano, ng Sophia Foundation. Kaya po sana po, Diyos ko po, ako na OFW, nandito ako sa malayo, pero nakikita ko yung ginagawa ni FLM na kabutihan. Meron po tayong internet, malawak, mas malawak pa sa buong mundo ang internet. Yung World Wide Web na napakalawak, mundo ng Facebook, mundo ng Google, mundo ng Wikipedia. Pero gamitin po natin sa tama. Gamitin po natin sa investigative journalism na napaka-totoo, di ba? Hindi po yung puro mga imbento lang at mga may maibato lang, mema lang, mema, di ba? Kaya lang po, yan lang po masasabi ko ngayon sa inyo. Sana po, talagang ano, talagang maging eye-opener ito sa inyo na 2017 pa lang, sinisira na si Francis Leo Marcos. 2017 pa lang. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa akin channel. Sana po nagustuhan nyo itong video na to. Kung hindi nyo po nagustuhan, thumbs down nyo. Wala pong problema sa akin. Magmura kayo, komenta nyo ng masasama. Wala pong problema sa akin. Yan po ang isa sa mga ano, mga natutuwa ako, lalo na pag may nagmumura sa akin. Kasi pinapakita nyo kung sino kayo at pinapakita nyo kung anong klase kayong tao. Yun lamang po. Salamat.